I mean, first Christmas talaga namin na magde-decor kami sa bahay. Uy. Hey, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Hobby Lobby. Na-discover namin marami palang ganap dito na ano yun? Mga pang Christmas decor. Well, ang pinunta namin dito for Halloween, yung mga kulang namin. Wait lang, camera vlog lang tayo ngayon guys. Pero, we found out merong mga ano, mga iba't iba, something sa bahay yan. Pwede sa bar room. Wow. Bumili ako ng ano, decor ko para dun sa basement. Papakita ko sa inyo soon. Wala pa kasing ganap dun sa basement eh. Naglagay kami ng karaoke dun. Doon ko ililipan yung PS5 ko by the way. So, gagawin namin siyang bar/game room. Sorry, ang gulo ng camera. Naka-cellphone lang tayo. So, ayan. Ang ganda, grabe. Ang dami mga... Ito na yung isa sa mga favorite places ko, guys. Wow. First time lang, favorite namin. Ayan, no? Kasi yung gagawin ko dun sa basement is yung parang medyo vintage-y, retro yung ganap. So, ayan. Tapos naka-sale kasi. Para, palagi naman yata may sale. So, ayan. Kaya, ito pa, pakita ko sa inyo. Ang dami mga vintage stuff. Diba? Amazing. Uy, ang galing. O, di ba maganda to? Dito, sasaluhin yung ano. Eh, parang, ay, baseball. Ay, ba't pang basketball ito? Ba't lang dito sa baseball? Wait, how much? 18. What else? Ang ganda ng mga lamp. Ito, pakita ko sa inyo yung susunod. Ang ganda ng lamp. Pang ano? O, di ba? Amazing. Tapos dito rin yung mga... ayan, may mga pa-marvel. Sorry, mabilis lang guys. So, wala sa plano namin bumili ng Christmas decor. Pero wala kasi, I mean, for now, kasi mag-Halloween pa lang, ano pa lang, September pa lang. Dito kasi, Halloween muna guys, di ba? Mas ganap na ganap yung mga tao sa Halloween. So, ayan, mga Christmas lights. Wait, ililipat ko yung camera para makita nyo. Ayan, no? Ayan. Di ba ang gaganda? Yan pa lang yung una. So, eh sabi ni Commander, ito yung parang ano namin. Tema namin, parang white, green, and gold. Hindi pink, syempre. White, green, and gold. Ang ganda ng mga ano. Santa, oh. Ayan, and then, mga Christmas stuff. Ayan. So, punta tayo dun sa ibang mga ganapan. Well, titingin mo na kung gusto ko pala. So, Christmas lights, I think we're good. May ganyan na kami. Hindi, pero bibili pala kami. Para sa Christmas tree. So, okay, kukuha tayo mo. Kasi dalawa yung Christmas tree namin, guys. Isa sa taas, isa sa baba. So, ayun. Tingin tayo ulit dito. Tapos bibili rin kami daw nito. Papakita ko lang sa inyo. And then, pag nabili na namin lahat, pag sinetup na namin, makikita nyo sila. Since naka-sale pa kasi, off-season, kaya sale. Ayan, let's go. Uy, the Grinch, oh. Ganda. Uy, mga gusto kong decor, guys. Bili natin yan. Wow. Grabe, guys. Diba ito yung mga ano? Ang ganda, no? Magsalita ka, hindi ka naman nakikita sa camera. Ano? Bili natin yan, ganda. 50% off. Ang ganda. Ang mga decor, yup. Very US. Very US. May sale sila, guys. Wait. Mas matangkad. Ay, hindi. Nasa pusod ko na siya, by the way. Grabe, ang dami na nilang tinda. I didn't know. Porcelain LED Winter Village. Even the birdhouse, bro. Diba? Ang ganda rin ng ganun, no? So, medyo ganito yung pig namin, guys. Siyempre, may red pa rin kahit pa paano. Pero hindi yun yung main, ano, main event. Wow! Oh my gosh, grabe. Ang ganda naman dito, guys. Ito na yung mga Christmas balls. Wah, parang OA ko, diba? Pero hindi. Grabe, na-excite ako sa Christmas. Kasi last Christmas, we were in Texas. So, this year, first Christmas, first Christmas talaga namin na magde-decor kami sa bahay. Grabe, ang dami. Ang ganda dito, guys. It's 50% off, see? By the way, again, we're in Hobby Lobby, not sponsored. So, ito. Ayan, yung mga ganyan, mga tabletop stuff. Tabletop stuff.
Yuck, grabe naman yung Christmas tree. So yan yung price niya, pero guys, sobrang laki niya. 12 feet. Iba-ibang klaseng Christmas tree siya. So sorry, ang gulo ng vlog, pero yeah. Ito na yung Halloween / Christmas tree shopping for the decor. Ililipat ko na ulit yung camera. Andito naman tayo ngayon sa mga Christmas tree, guys. Ganda naman Christmas tree dito, papakita ko sa inyo. Ang ganda ng white na Christmas tree. Pinakita ko ba kanina? Wait lang. Ang ganda, oh. Diba, libre snow. Ang ganda. Tapos ito, dito naman yung mga pa-Christmas balls. Ganda. Isa-isa mo siya bibiliin, pero 50% off na, guys. Ayan. Kung curious kayo how much, so magkano ba siya? So yan, $17.90. Ang laki naman din kasi nitong isang. Grabe. Hindi bagay sa malitang Christmas tree. $17.99 tapos 50% off. So ayun, oh, ito, okay ito ah. Ayun, so yun, $21.99. Mahal pala, grabe. Pero kung 50% off naman, mahal pa din, guys. Oh, ayun, ang ganda. Sa isang mabubuksan. Kunyari, itong $13.99. Oh, so, ano na lang siya, magkano. So, ngayon din, ano to? Uy, gumball machine. Itong pawikan ay $13.99. So, ganun yung mga price niya. Ah, pwede ito. Tapos, ano, iregalo nyo sa mga families. Well, just picture nyo yun nandiyan ng video. Ito para sa ating mga jet setter, mga traveler, friends, Mr. and Mrs. Ayan. Ganda, ano. Kumuha ako nitong ano, may pagbibigyan ako nito sa friend namin, si Rachel tsaka si Juan. Bumili rin kasi sila ng ano, bagong bahay nila. Lagyan natin ito para sa bago nilang house. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. At kung bago ka lang napadpad dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka every time nag-upload ako ng bagong vlog. So nag-upload ako ng vlog every Saturdays 12 to 1 PM Manila time, at sinasagot natin yung mga comments na doon sa last video, kaya gawin na natin ngayon. George Marino, musta na Sir Vince? Kailan pala tayo mag-redors at barbecue dyan sa backyard nyo? Redors talaga. On board ako ngayon sa container ship at nasa Dubai kami. Baba ako first week December, 4 months lang kontra ko. Uy, nice. Pasalubong ha. So, bago ang lahat, George Marino, sir, ano ka, in demand ka dito ng mga tao, lalo yung mga seaman, seamen. Ang bakit pa ganyan, sir? Seawoman. Ano ba tawag doon ba? Sa mga nagbabarko nating mga kababayan, in demand ka, message mo ako sa Instagram, kung meron ka Instagram. Kung wala, message mo ako sa Messenger para pag-usapan natin ng ano, kalakaran mag-business tayo. Joke lang. Hindi, pero seryoso, ano yung Instagram or Facebook mo, sir? Kailangan kita ma-reach out, may mga itatanong ako at may itatanong yung mga kababayan natin sa'yo. So, ayun, Redors at Barbecue. Sure, kailan mo gusto? Well, actually, nakalimutan ko na anong lasa, pati Tagalog, nakalimutan ko na eh. Well, hindi, never, siyempre, kaya ako nagtatagalog eh. Meron kasi ibang mga tao na parang, hello, parang one year ka pala sa Amerika, parang hindi na nagtatagalog. Like, what the? Tapos sinabi. Hindi, pero may mga ganun talaga, di ba? Kalimutan ko na yung lasa ng Red Horse. Last na tikim ko ng Red Horse, no, ano ba? Malamang, no, nasa Pilipinas pa ako. Pero bago umalis sa Pilipinas, ang ininom ko talaga na yung Pilsen. Dito. Pero lights talaga, San Miguel lights. Pero parang tabang kasi, kaya pale Pilsen. Yan. Red Horse. Meron ding Red Horse dito, pero mahal. Mas mura pa din siyempre yung mga American beer. Actually, masarap yung mga beer dito, guys. Maraming pagpipilian. Barbecue, sure! Kasi ako maglilinis ng grill ko. Joke lang. So yun, anyway, Sir George Marino, thanks for the comment. Christian Alin Acosta, Sir Vince, hello po, ilang months po ba dapat makaalis after ma-approve yung EB3 visa? May deadline po ba? Thank you po, ingat kayo dyan. God bless you too, Christian Alin Acosta. So yes, merong date yun sa akin, yung naka-date doon sa visa na binigay nila, kailangan makapasok ako ng US within 2 months. So nung yun nga, nakuha ko yung visa, ganyan, merong 2 months lang, kaya ura-ura daw, umalis kagad ako. Parang interview date ko, tanda ko talaga, February 1, which is kasalong pinsan ko. February 1, umalis ako February 19 ba sa Pilipinas, tapos. O basta yun, basta dumating ako dito sa Amerika, February, mid-month, so yun. Siyempre, bago pa tapos yung 2 months na binigay sa akin palugit bago makapasok na Amerika. Siyempre, kailangan pumasok na, diba? Para walang kaberya. So yun, merong deadline yun. Maria Rachel Roman, hi Kuya Vince, thank you again. I appreciate it. Ang ganda ng manang backyard nyo. Uy, salamat. Grabe, nagbunga yung mga pinaghirapan natin, diba? Pwede mag-chill at iyaw ng park.
Park at s'mores. So yun, still watching your vlog and finishing. Stay safe and God bless. Thanks, Mary. Maria, Rachel, Roman. So yeah, s'mores ako anytime. So bilang alamig na pala dito, guys. Tignan nyo, ito. Ngayon ay 57 degrees Fahrenheit. Ilan ba yun sa census? Kasi guys, Fahrenheit nga dito. Tanong natin kay Alexa. Alexa, what is 57 degrees Fahrenheit to Celsius? 57 degrees Fahrenheit is about 13.89 degrees Celsius. 13 degrees Celsius. Kaka-start pala na fall or autumn. Nori Jean 22 channel. Wow, very humble ho. Sending support. Dan Tamsak. Ano yung Tamsak? Comment down below. Very humble pala ako, guys. Sige, sa matalo yung sa mga sa Instagram, may nagme-message sa akin talaga na gumagawa ka ng dami ako na ang yaman ko daw. Kala mo kung sino ka. Kaya gano'n, ginaganong ba tayo? So anyway, mas marami naman nagmamahal sa atin. Yata. So, di ko alam. Pero thanks, Nori Jean 22. Rich Juan Chan. Wow, Vince, congratulations sa new patio. Ang ganda tambayan. Uy, salamat. Grabe, ilang linggo. Or actually, ang buwan talaga siyang preparation. By the way, medical na pala namin this coming Tuesday sa ESLEC. Sana maging okay lahat. Correction pala, bro, sa test mo. It's not eager test, it's sputum test. O nga pala, sputum test pala yun yung literal, medyo kadiri, guys. Medyo yakadiers. Pero, yakadiers. Pero ano, parang, inadudura ka talaga for 2 ba 3 days? 3 days yata yun, day 1, day 2, day 3. Tapos yun, i-check nila lahat yun kung negative ka for TB. Yun yung awa naman ang dosis sa akin, negative. Kaya dito na ako ngayon. Hindi ko alam kung ikikwento ko, medyo kadiri. Yikes yung experience yun. Talaga mag-ano, yung mag-indura. Kailangan talaga galing sa kaibotora ng ano mo yun. Pero anyway, yun kasi yung kailangan, guys. Sinusure din naman ng Amerika na walang makakapasok na ano, diba, sakit. And also, I agree with you regarding life insurance. Ituloy lang if kaya ng budget. Ask also kung anong product ang kinuha. If may investment component, nakahinayang i-give up. Kasi sayang opportunity to invest sa Pilipinas, stock market natin. And FYI, every year na tumatanda tayo, mas malang premium. Totoo, guys. So, kapag nung patanda ka na patanda, tapos yun nga, matanda ka na kung muna yung insurance, mas mahal siya compared doon sa mga bata-bata pa. So, yun, tama. So, kung kaya ng budget, huwag ihinto ang life insurance sa Pilipinas. Rule of the thumb, no one is over-insured. Correct, oy? Rich one dyan, parang nagtatrabaho ito sa insurance. Pero totoo naman, nobody, no one is over-insured. Kung afford mo naman, huwag mo na i-let go. Kasi kung nasimulan mo naman na, diba? At pabuti mo na ng maturity. So, yun. Pero kung hindi talaga afford, well, you have no choice. Mako Siko, swimming pool naman next. Wish to visit you guys very soon. So, proud of you both. Thanks, main. Swimming pool? Hindi na kailangan swimming pool kasi may pool kami dito sa clubhouse kasama sa ano namin yon, homeowners association na dues sa fee na binabayaran namin na year na hindi naman namin nagagamit. So, oo nga no, nag-open sa Labor Day ba or Memorial Day, basta yon nag-open siya nung sa summer tapos mag-close siya bago mag-winter. Syempre gusto mo mag-swimming sa pool na may snow, syempre hindi naman. Nurse Marian RN, congrats Vince, additional inspiring at selos mode naman ako sa iyo. Ano ba selos? At sa wife mo. Anyway, still happy pa din for you. Thank you. Anyway, ask ko lang gaano ka safe diyan sa Illinois. If I'm not mistaken, taga diyan kayo, 'di ba? Yes, taga dito ako, panoorin mo yung mga previous vlogs kasi I'm torn between Illinois, Maryland or Connecticut. Anong ma-advise mo? Thanks in advance. Syempre, bias ako, sasabihin ko, wala akong kilala sa Connecticut. Dito sa Illinois kasi maraming Pilipino dito, medyo extreme lang yung weather kapag mainit, kapag malamig, grabe din talaga yung lamig. Sa Maryland, nakapunta na ako ng Maryland, medyo, correct me if I'm wrong sa mga taga-Maryland dyan na, parang medyo mas laid back, di mo, oh yeah, medyo laid back yung pamumuhay dyan. Dito kasi sa Chicago land, parang ang bilis ang pamumuhay, guys, parang, alam mo yun, parang city na city talaga, yung, basta, mabilis talaga yung Maryland, medyo chill yata. Andrea Katrina Nava, hi Sir Vince, may tatanong lang po. Sana ako kung may alam po kayo around Arkansas. Sherwood po ata yun kasi po yung hobby ko, doon po ma po yung unang offer sa kanya sa hospital as a nurse. Eh hindi ko po alam kung okay ba people sa Arkansas. Natatakot po kasi ako kung maraming racist crime rate, school rate, mga ganon po kasi may kasama po kaming bata. Thank you po in advance pag nasagot nyo po. God bless. So ito, sagutin natin. Palagi ko sa binabangit sa mga previous vlogs ko, Andrea Katrina Nava, Google mo, especially yun nga sa anak mo, may kasama kayong bata, which is sabi mo nga meron. Lagay mo lang, best schools near me, ganyan-ganyan. So, lalabas yung, ito yung two reliable sources or websites kung saan pwede mo nga i-check kung anong magandang school malapit sa inyo, school district. So, ito yung greatschools.org at yung isa yung niche.com. So, doon tumitingin yung mga tao kung maganda yung school sa area, yung crime rate, whatever, mga ganyan. But to answer your question, wala akong idea around Arkansas kasi I've never been there. Wala akong kilala rin na nasa Arkansas. So, I think okay lang din naman kasi yung parang
wala naman akong nare-remake na anything bad about Argon. So, baka walang tao masyado. Hindi ko alam. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. At salamat sa mga naglapag ng comments sa previous video. Tapos sa mga hindi natin nasagot. Ito, maraming salamat. Pa-flash natin lahat ng mga comments nyo. I really appreciate it. Again, guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please click the subscribe button. At kung may mga tanong kayo, anything about buhay Amerika, kahit ano, comment down below. So, try natin sagutin lahat sa next video kung hindi naman din ganun karami. Again, sa mga lahat ng nagko-comments, nagla-like, nag-share ng video, thank you so much. At don't forget to follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo sa next vlog. Peace!